Medyo dito, ano ako dito kay Marcos, ha? Pasensya na, ha? Pagdating mo doon sa question, doon sa martial law, na tinatanong siya sa martial law, dito, medyo, sabi ko nga, wala naman ginawa. I mean, sabihin na natin, halimbawa lang, ha? Halimbawa lang. May kasalanan at may pag-aabuso talagang naganap ng martial law na ginawa ng kanyang tatay. Halimbawa lang, ha? Eh bakit si Bongbong Marcos ang pananagutin nyo? I don't see that, eh. Kasalanan na mamana. Consistent ang sagot ko dito. Hindi dapat si Bongbong Marcos ang parusahan sa mga nangyari dun sa martial law. Hindi ba? Bakit nyo paparusahan si Bongbong Marcos dahil doon sa martial law? Huwag nyo nang ipasok ng paulit-ulit yung martial law. Tatay niya yun, eh. Ganun din. Yung success nung tatay niya, huwag nyo na isaksak kay Bongbong Marcos. Oh, tuloy. Umalma naman ang ilang martial law victims sa patuloy na pag-iwas at pagsalag ni presidential aspirant Bongbong Marcos kapag napag-uusapan ang martial law. Gate pa ng isang political science expert, importante pa rin malaman ng taong bayan ang kasaysayan. Sa frontline na balitang yan, si Dale De Vera. Mag-move on na. Consistent ang mga Marcos sa ganyang sagot sa tuwing nauungkat ang mga nangyari noong martial law at sa mga biktima nito. Actually kasi mali lang kasi yung sagot, eh. Hindi dapat move on. Honestly, hindi dapat move on ang sagot kasi meron din naman talagang mga biktima. Okay? Which is hindi natin alam ang anong specific reason kasi yung iba nasa korte pa. So let's be sensitive to those people. So saying move on, medyo masakit yon sa kanila. Pwede na lang niya sigurong sabihin na hindi po ako nag-declare ng martial law, tatay ko po nag-declare. Wala ho akong kinalaman doon sa martial law. Yung tatay ko ang nag-declare ho noon. Eh, patay na ho ang aking ama. Eh, siya ho ang tanungin nyo, hindi ho ako. Yun ang tama. I mean, bakit? Huwag mo sabihin mag-move on. Masakit yon sa mga nabiktima. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin yun na move on ka lang, move on na tayo, wala na yan, kalimutan na yan, forgive, wala nang gano'n. Imposible yun. Masakit ho yun, mali ho yun. Ang magandang sabihin na lang, hindi ho ako yun, tatay ko ho yun. Diba? Hindi po ako yun. Nasa korte po yung kaso na yan. Kung talagang napatunayang merong pag-aabuso, eh di tutulungan natin. Ganun sana. Ay, nako. PD Ibasan, salamat po, ha. Thank you very much. Ang tanong, makakamit nga ba ang inaasam na unity kung kakalimutan na lang natin ang kasaysayan? Yun na nga ang problema, eh. Kaya nga sabi ko, napaka... Suntok sa buwan yung battle cry nila na unity. Paano may i-unite? Eh may mga anti-Marcos na sinasabihan nyo ng bias. May mga nabiktima na sasabihan ninyo mag-move on. Paano nyo i-unite? Ang weird lang, sorry ha, pero yun ang pinaka-weird sa lahat. Hindi ko alam, pasensya na ho ha, kung sino man ang nag-isip ng battle cry nyong unity team. Sablay ho, sobra. Sobrang sablay. Sa pinaka-list na pwedeng magdala ng bandila ng unity, ay kayo ho, Bongbong Marcos. Sorry. Una-una, bakit? Una-una, may mga agents nga sa inyo na ayaw ninyong kausapin. May mga agents ho sa inyong tatay na sinasabi nyo mag-move on. Paano pa? Pangalawa, yung mga followers ninyo, sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagkakagulo ang bansang Pilipinas sa social media ay walang iba kung hindi yung mga followers ninyo. Sabihin nyo sila kung gusto nyo na unity. Hindi nga sila matanggap, eh. Sa kanila, oh, ito, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa lang, ito, ah, halimbawa. Alayo ng pinagkaiba. Oh. Ako, nag-declare ako na medyo pumapabor ako kay Isko. Ano reaction ng mga Isconians? Yung mga original na Isconians. Accept sila. Oh, salamat, Banat Bay. Thank you very much. Sang accept sila. Tama, mali. Wala yung, hindi, ayaw namin yan si Banat Bay. Hindi sila ganun. Tama, mali. Oh. Noong si Mocha nagsabing Bongbong Marcos siya at saka Sara Duterte,
Ano sagot ng mga loyalista? Hindi. Loloko lang na yan. Ano tayo mga yan? Wala. Binobol tayo. No pa rin. No. Tumuka party list. No. Tumuka party list. Pakisagot ako. Doon pa lang. Sunog na kayo. Tama, mali. Unity gusto ninyo. Yung Ale, ha, na si Mocha, ay nag-declare na suporta diyan sa amo ninyo, tinanggap nyo? Hindi. Gusto nyo unity? Yan kayo. Unity nyo mukha nyo. O, diba? Ay, totoo. Pero ngayon, may nakita ka ba mga taga-Iskonya sa sinasabi, huwag ka sa amin, ayaw ka namin, manatbayan. O, tama mali. Meron kayo nakita, diba yung mga Iskonyans nga, sabi pa nga nila, Banat Bay, salamat, nag-subscribe kami sa'yo, ganyo. Yun ang unity. Kung pa lang po, pahiya na kayo sa argumento eh. Di ba? Ay, itigil nyo na yung unity nyo. Wala. Kayo ang pinaka-least na taong makakapag-unite ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Yan, kayo ang pinakahuli. Bakit? Ito. Gusto nyo na unity. Instead of winning me over to your side, yung mga loyalista nagpupunta dito ng gugulo. Unity? Unity nyo mukha nyo! Oh, di ba? O sabi nito, sabi, babaw ng utak ng mga supporters. Hindi, nakita ko yun eh. Kasi alam mo yun, nung naglagbas ang video si Mocha, kami ni Mocha, may respeto ang kami. Eh, trip niya si Bongbong Marcos at saka si Mayor Sara. Anong gagawin ko? Ay, sabihin ko, malay nyo, someday, di ba? I will try my best to win her over na wag na siyang mag-Marcos. Di ba? Pero hindi yung pagka nag-Marcos, isipin nyo to ha, kung sino pa ang bumanat sa kanya, yung mga loyalista pa. Yun, doon pa sila galit na galit. Kayo na si Bo, ay, totoo yan. Yung lalo na yung isang babae na talagang dinadisik ang sinabi ni Mocha. Strategy lang yan ni Mocha. Paulit-ulit ko na akong sinabi sa inyo. Ha? Ito wala akong biro. Si Madam Michelle ho, meron nun yung ano, meron nun silang kaugnayan. Hindi naman kaugnayan. Mas ang leaning nila ay Bongbong Marcos ho talaga. I respect that. We respect each other. Ganun talaga eh. Anong gagawin natin? Di ba? Ay, nako. Kaya sa totoo lang, wag ako. Hindi nyo makumamanggigit sa ganyan sa unity-unity nyo. A curfew nationwide. Ayon kay Political Science Professor Gene Franco, importanteng malaman ng taong bayan ang mga nangyari noon. So parang, ano lang ang pag-uusapan, yung sinasabi nilang maganda. Di ba? Mm-hmm. Kasi nagamit din naman yan sa campaign eh, pero why then would we not talk about the unfortunate, the violations that happened during his father's time? Dagdag din ni Professor Franco, tila pang damage control ang pagpapa-interview kahapon ni Marcos Jr. Ayan. Ang iniisip lang natin ang kung sino ang pinakamagaling na umupo dyan sa pwestong yan, sinong pinakamagaling. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, natanong si BBM tungkol sa mga biktima ng martial law. Speaking of unity, how can you convince those who were born in the 1970s who experienced martial law or those martial law victim to support your government if you win as president? By presenting the best plan, by presenting the best ideas, and by showing them that I'm sincere, that I want to unify, gusto kong ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino, kung maniwala sila, maganda. Kung hindi sila maniwala, sabi nito, paano yan? Di siya tinatanggap ng loyalista. At ngayon, madami ding ayaw iboto na through DDS. Wala bang tiwala si Mocha sa ating mga true DDS na kaya siya? Hindi. Yung choice ni Mocha, it's not because he wants to be voted by the loyalists. Hindi ho ganun si Mocha na kaya siya nagpunta doon. Siguro, kasi ho, kakilala niya, alam niya siguro. Maybe, sabi ko nga I will try to win her over in the future. Explain ko sa kanya, papakita ko sa kanya, ito yung mga nagagawa ni Isko, ito yung ginagawa ni Isko.
O kaya, papakita ko sa kanya, itong windmill. Oh. Windmill. Oh, ito pang windmill. Yan ang nagawa ng gusto mo. Windmill. Di ba? Papakita natin sa kanya. Ngayon, iboto niya siya not because ang leaning niya, kasi kay, gusto niya iboto si BBA. Iboboto lang naman niya, hindi naman niya sinabi kakampaign. Iboboto lang niya. Yun. itutuloy ko pa rin. Tila pag-amin daw yan na nagkaroon nga ng atrocity o pagmamalupit noong rehimen ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dapat na sinabi nga, where are those victims? Where were people who were actually victimized by Marshall? Voice with love, lag. Salamat po. Giit naman ang isa sa mga martial law victim at dating CHR chairperson Etta Rosales. Hindi dapat basta-basta maniwala sa mabulaklak na salita ni BBM. Imposible rin daw na magkaroon sila ng unity sa anak ng dating diktador. You cannot unite with a liar. You cannot unite with somebody. Certified criminal nga tawag sa kanya eh. Certified criminal because he has been certified. And finally, nag-secretary na yan by the Court of Appeals. Why should you unite with them? Ang dami-dami ngang napepreso na nagnanakaw. Gid ni Rosales, hindi dapat mabaon sa limot ang mga kalupitan noong panahon ng martial law. Nagbabalita mula sa frontline. Tama naman kasi, alam mo, hindi ko alam din kung sino yung nagtuturo dito kay Marcos. Maliho kasi talaga. Sir! Magpaturo kayo dun sa tamang tao. Maliw kasi nasasabihin yung move on. Ang pangit, hindi maganda. Hindi maganda ho. Ang dating nun parang walang ano eh, walang empathy sa tao. Na, I mean, hindi natin mapapagkaila na meron talagang naabuso nung panahon ng martial law. Meron. Ang tanong, sila ho ba ay dahil sa ginawa nila, ano ho bang dahilan? Bakit sila na naparusahan? You know. Pero yung the fact na meron. Hindi mo pwedeng takpan yung mata mo. Meron eh. Anong dahilan? Alamin natin. So dapat ganun. Ganun ang ano. Kung sino man ang mabigyan ng hustisya ng ating justice system, tulungan natin. Ganun eh. Hindi ho eh. Ano? Eh, move on na tayo. Yung mga nasaktan, yung mga biktima, move on na. Ayan yun, ayan. Alam mo kung bakit? Ito ah, ito lang. Mag-jowa. Halimbawa, ako jowa, boyfriend. Tapos may girlfriend ako. Tapos nagloko ako. Halimbawa lang naman, ha? Hindi ako manloloko, hindi ako ano. Ha? Halimbawa lang, meron akong betka. Oh, tapos niloko ko, nabisto ko. Nang kay Careless Whisper ako nung nabisto ko. Tapos nasaktan yung jowa ko. Tapos, nagkaiwalay na kami ng betka ko. At yung jowa ko, sasabihin ko, patawarin mo na ako, move on ka na. Eh, sandali, may problema. Huwag mo sabihin move on. Pwede mo sabihin, ayusin natin tong problema, nagkamali ako, sorry. Pero, meron ka din naman kasing problema. Magtulungan na lang tayo. Ayusin natin ito. Hindi, move on ka na. Ikaw din may kasalanan eh. Oh, move on ka na. Diba? Ang pangit. Di maganda. Oh, diba? Diba?